Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Jeff, again. Today, magtuturo tayo ng panibagong tutorial. So, ang topic natin is, paano ba natin makikita yung ating mga copyright, no? Lalo na sa mga video natin. So, maraming mga baguhang YouTubers ngayon na gusto din malaman kung paano makita yung mga copyright nila. Kaya, tuturoan natin sila. So, ngayon guys, sundan nyo lang yung ating short tutorial para maunawaan nyo. So, anong gawin natin guys, punta muna tayo sa aking channel, no, Jeep Tutorial PH. Marami ako mga tools dyan, no, lalo na sa mga baguhan pa sa YouTube. So, pwedeng makatulong sa inyo guys, no, lalo na mas mapalinis at saka mapaganda pa yung inyong mga YouTube channel, no, sa mga tools ko. So, unang gawin natin guys, proceed tayo sa tutorial, punta tayo sa Chrome, huwag sa apps ng YouTube, sa Chrome guys, sa browser, para ma-desktop natin, kasi sa apps, walang desktop. So, punta lang tayo dito sa ating Chrome browser. Tapos, yung tatlong toldok sa upper right, tatlong toldok, pindutin nyo lang yung tatlong toldok, tapos desktop site, gawin yung desktop site. So, magiging ganito yung itsura niya guys, liliit, parang ito yung Windows ng laptop or PC nyo guys. So, ganito na yung itsura niya. Ngayon, punta tayo sa picture natin din, YouTube Studio. So, ito yung pinaka-back office guys, yung YouTube Studio. Dito nakikita lahat-lahat, pero focus lang tayo muna sa CPR. So, ngayon guys, punta tayo sa video, yung pangalawa. Ayan, video, palakihin natin. Ayan. So, punta tayo dito sa channel, videos. So, ngayon guys, ito na yung mga video ko. Dito din makikita kung copyright yung iyong video or hindi. So, dito guys, titignan natin. Ayan. So, titignan natin yung video natin. Kung nakikita nyo guys, merong nakasulat restrictions. Ibig sabihin, dyan makikita yung copyright. Kung nakikita nyo none, ibig sabihin hindi kayo copyright. So, almost all ng video ko, hindi naman siya copyright. Kaya wala siyang nakasulat na copyright. So, meron ding nakalagay, limited ad suitability. Kapag ka-monetize na kayo guys, individual i-re-review yung video. So, hindi fully monetize itong video na ito, kaya limited sa ibang bansa. So, hindi lahat nagkakaroon ng ads. Dito nakikita yung mga copyright guys, no, sa restriction. Ibig sabihin, none, wala akong copyright. So, ganun lang guys, kasimple. Kung nasundan nyo ito, ganun lang din kasimple na makita yung copyright nyo. Sana guys, ito, malaking tulong ito, lalo na sa mga baguhan. No? Huwag kayong maniwala guys, kapag ka nag-apply din kayo, halimbawa may mga copyright kayo, huwag nyong i-delete, kasi may watch hour yan. Kasi pag dinelete nyo yan, hindi naman yun ang ibibase ni Lolo, yung copyright strike or ni YouTube, yung copyright strike lang. Ang copyright claim, okay lang yan, na walang problema. Marami na akong kakilala, ako mismo, nakalimutan ko dati yung lives ko, yung mga LS ko, copyright yun. Pero, naka-apply pa rin ako, na-monetize pa rin ako. Ayun. Sana guys, nakuha nyo yung ating short tutorial. At lalo na guys, no, sa lahat ng bago dyan, tignan nyo lang yung aking channel guys, no? I-follow nyo lang kasi ang dami nyo talagang matutunan dyan, no? Lalo na sa mga tools, no? Kung paano i-mute. Meron din ako guys, no? Kapag marami kayong copyright, meron akong video kung paano din i-mute yung mga copyright. So, no need na i-delete, no? Para matanggal yung background music kung live stream yun. So, sana guys ay nasundan nyo yung ating short tutorial. Again, i-review natin o ulitin natin dun sa restriction lang makikita yung copyright. So, don't forget to subscribe my channel guys and click the button bells para ma-update kayo sa mga upcomings na video ko guys. Hanggang dito na lang yung ating tutorial. Salamat!